طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah. Puriin natin siya sa mga biyaya na binigay sa atin. Pasalamatan natin siya. At sumakay propeta nawa ang pagpupuri at pagpapala at kapayapaan sa ampunan ng kanyang pamilya, mga kasamahan, at sino mang tumahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ngayong araw, inshallah, pang-apat na linggo natin sa ating pag-aaral. So, nasa zakah pa rin tayo, inshallah. Kasi napakahaba nitong zakah. Iniunti-unti natin para mas lalo nating maintindihan at maisabuhay, inshallah. So, ang zakah ngayon na topic natin ay patungkol sa gold, silver, pera, at saka zakah ng paninda at saka business. So, inisa ko na lang ito kasi halos magkaparehas lang ng mga kondisyon. Taib? So, ang zakah ng gold at saka silver. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surat At-Tawbah, ayah 34. Surat At-Tawbah, ayah 34. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Malapit itong kahulugan at silang mga nag-iimbak, nag-iipon, tinatago nila ang kanilang mga gold at saka mga silver. Wala yunfiquna fi sabilillah ay wala yukhrijuna zakataha. Hindi nila inalabas yung zaka ng mga gold at saka silver nila. Fabashshirhum bi'adhabin alim. Balitaan mo sila ng masidhing kaparusahan. Sabihin, yung mga taong hindi sila nagbibigay ng zaka ng kanilang yaman tulad ng gold, silver, dahil yung pera natin ng mga nauna, silver man at gold. Ngayon na lang man makabago yung warakiya, yung papel. Ano nyo? Kaya kahit saan pumunta yung mga tao dati, kasi silver at gold yung ano nila, bintahan nila, nabibili nila yung kanilang pera. Pero dito, halimbawa yung peso, dalhin mo dito, anong mabibili? Kasi real yung ano dito, currency nila. Dati, dinar, dirham, dinar yung gold, dirham yung silver. Tuwan ninyo? So, yun. Dati yun yung mga pera. Kaya sinabi ng Allah dito, silang mga nag-imbak, nag-iipon ng kailang gold at saka silver na hindi sila nagbibigay ng zaka nito, ay balitaan mo sila ng masidhing kaparusahan para dun sa mga tao. Mayroon bang ito sa hadith na yung mga taong hindi nagbibigay ng zaka, ang kanilang yaman ay magiging, alam niyo yung plancha? Iron. Yun ay gagawing plancha. Katumbas ng hindi nila binigay na zaka, yun yung ipaparusa sa kanila sa kabilang buhay. Hindi lang yung plancha na made in Panasonic at ano, made in ano, inferno. Kasi mula sa naglalagablab na apoy. Allahu pa, na'udhu billahi min dalik. Magpakukup tayo sa Allah mula doon. Yan nga, sabi sa inyo lagi, ang pera, hindi ito, ano, biyaya lang, kundi pagsubok din ito sa atin kung paano natin ito ibibigay ang kanyang karapatan ng mga mahirap sa atin. Ha? Kasi ang akala ng mga tao, yung mga taong sinusubukan lamang, yung walang pera. No, pati yung mayayaman, pagsubok yan sa inyo. Kung hindi kayo magbigay ng zaka, delikado sa kabilang buhay. Okay? So, yun yung nabanggit sa Surat At-Tawbah. Ha? Ang sura na yun ay sa Surat At-Tawbah, ayah 34. Hanapin nyo sa Quran sa Surat At-Tawbah. Ang ayah na yun ay sa ayah number 34. Okay? So, ang kondisyon nito, ganun pa rin yung kondisyon niya sa mga naunang binanggit natin. Ano yung limang kondisyon? Muslim. Malaya. Bawot sa nisab. Dapat pagmamayari niya. Bawot ng isang taon. Right? So, yun yung gold at saka silver. Ang nabanggit na nisab nito sa gold, yung walang zaka yung gold na hindi umabot sa
ishri na mithqal. Ibig sabihin ng mithqal, yung dirham dati, kapag hindi umabot ng 20 na dinar pa. Hindi umabot yung nisab ng iyo sa gold. Hindi umabot ng 20 dinar. Ito yung dinar dati, hindi yung dinar ngayon kasi marami mga dinar na ano, dinar ng Jordan, dinar ng Kuwait, di ba? Ito yung dinar na gold. Dati, yung isang dinar katumbas siya ngayon ng 4.25 grams. Okay nyo? So, kung sabi dito 20 dinar, ilan yun? 20 times 4.25 grams. Ilan? 9? No. 85 grams. Okay. Ito yung sa nisab ng gold. Kuha ninyo? 85 grams. Sa silver naman, sinabi naman ulaman natin, sa bagong timbangan ng by grams ngayon, sa makabago, is 595 grams. Ito yung sa nisab ng silver. So, limbawa, meron kang inipon na mga gold na hindi mo ito intention na gamitin ng asawa mo. Bagkus, tinago mo lang siya kasi balang araw, pwede mo itong pagkakitaan, di ba? Merong mga ganun. Yung mga tao ngayon, gold na yung iniipon nila, hindi pera kasi yung pera hindi dadami. Yung gold, bawat taon, bawat araw, tumataas yung kanyang presyo. So, yun. May zakay yun pag tinago mo lang siya ng ganun. Pero kung ginagamit siya ng asawa mo, katulad dito ng bahay, sasakyan, lupa mo, na kapag ginagamit mo para sa pangangailangan ng sarili mo, wala itong zaka. Nakuha nyo? Hindi ito katulad sa gobyerno na kuna ng tax yung lupa, kuna ng tax yung bahay, na nabayaran mo na yun, kuna pa ng tax yun. Nakuha nyo? Sa Islam, sasakyan mo, lupa mo, bahay mo, yung ginagamit ng asawa mo, ay walang tax. Bakit ko sinabi na sa asawa? Kasi sa mga kalalakihan, di tayo pwedeng gumamit ng gold. Okay? Pati yung silk. Nabanggit yun sa hadith na ito ay pinaintulot sa mga kababaihan at pinagbawal sa dhukur ummati. Ibig sabihin ng Rasulullah SAW, sinabi niya, ito ay haram sa mga kalalakihan ng aking nasyon. Ang gold at saka silver. Ang gold, maaari lang naman siya sa mga kalalakihan kung kinakailangan talaga. Limbawa, yung ngipin. Merong mga tao na hindi maikabit yung ngipin nila kung hindi gold. O kaya, nangyari sa time ng Rasulullah SAW, meron yung isang sahabi na naano yung kanyang ilong. So, nilagyan ng silver, pero nagkaroon ng infection. Ang nilagay is gold. Pinahintulutan yun kung kinakailangan. Right? Silver naman, pwede sa atin yung silver, pero yung sing-sing. Ha? Pwede pala ang gold, isang ngipin. Kung kinakailangan. Na, ibig sabihin, gusto ka kung kinakailangan. Ibig sabihin, mayroong mga tao na ano sila, ibig sabihin na infection sila kung hindi yun yung gagamitin. O ano? Pero kung ginamit mo yun, na pang design lang ng yun, hindi pwede. Pero kung yun lang yung wala na ka ng ibang dahilan ba, wala ka ng ibang choice, kundi yun lang ilagay mo para hindi magkaroon ng infection, pwede yun sa atin. Ano? Pero kung lalagyan mo lang yung ngipin mo para pag-smile mo niya, naka-gold yung ngipin, no. Okay? Hindi yun, pwede. Silver, yung sing-sing, relo. Pero yung mga ganito dito, yun ay pagkaigay sa mga kababaihan. Kasi kadalasan gumagamit ng mga necklace, mga bracelet, ito ay mga babae, ha? Okay? So sa Islam, inagbawal yung paggaya ng kalalakihan sa mga kababaihan. Ganon din yung kababaihan na gagaya sa mga
lalakihan kayo, yung bakla, tumboy, hindi yun pwede sa atin. May hadith na, la'anallahu al-mutashabbihina minarijal dinisa. Ibig sabihin, sinumpa ng Allah yung mga gumagaya ng mga kalakihan dun sa mga kababaihan. Okay? So, iwasan natin yun. Kung yung mga bagay na yun, mga babae lang yung sumusuot, nating suotin. Kanya? Taib. So, ito. Kung meron kang gold na 85 grams, kailangan ka magbigay ng zaka. Ang zaka nila is 2.5%. Kanya? 2.5%. Okay? 2.5%. Di 25 ba? 2.5. Parehos? Oo. Sa gold lang ito, tsaka silver. Tapos, ang basehan ito, haul. Ibig sabihin ng haul, isang taon. Kailangan umabot muna ng isang taon. Kasi walang zaka yung isang yaman, gaya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanggat hindi ito umabot ng isang taon. Okay? Kung hawak-hawak mo ito, hindi mo nagastos, ikwenta mo. Okay? Yung 2.5% lamang. Okay? So, hindi kawalan yun. Hindi araw-araw, kundi isang beses lang sa isang taon. Okay? Sa pera naman, ito, nagkaroon ng discussion yung ating mga pantas sa Islam. Kung ano yung pagbabasihan ng nisab ng pera. Ito ba ay gold or silver? Kung ano nyo, merong discussion. Karamihan ng mga pantas natin sa Islam, pinipili nila yung nisab ng silver. Anong nisab ng silver? 595 grams. Which is, kung titingnan nyo ngayon, kung yung silver is 2 riyal lang yung gramo niya. Kuha niyo? Dito tayo ah. Kung sa nisab sa silver, di ba 595? Halimbawa, tingnan nyo daw sa internet kung magkano yung per gram ng silver. Sino may internet? Internet ka bro? Tingnan natin kung magkano yung isang gram ng silver para makwenta natin sa peso or sa riyal. Sinabi ng mga ulama natin na ito yung pagbabasihan natin ng nisab ng pera ngayon. Bakit? Kasi mas mababa ito at mas madaling makukuha ng mga mahihirap ang kanilang karapatan. Paano nyo? Mas mainam yun kasi mabibigyan yung mga mahihirap. Mas marami yung malilikom natin na may bibigay sa mahihirap. Dito naman, sabi na gold. Kasi, hindi natin matatawag na mayaman ang isang tao kung ganitong karami lamang ang kanyang yaman ng silver. Kasi kung gold, tingnan ninyo ito, di ba, 85. Di ba? Palagay natin, magkano yung gramo ng gold ngayon? Nasa 170 siguro, di ba? 160? Pagkakaroon, 160. Di ba? 160 times 85. Magkano? $64.24. Dollars yung ano niya? $64.24. Ang ano? Ang 1 kilogram ng silver. Walang sa real? Wala. Tingnan ko daw. Kilo yung ano mo, price of silver in real. Ito 2.14. 2.14 real. Tingnan nyo, konti lang, di ba?
Ngayon, i-solve natin. Sige daw, itong 595 times 2.14. Ilan? 1,273.3. 7? 3.3. Okay. So, kapag ito yung pagbabasihan natin, yung silver, tingnan ninyo, 1,273.3. Halimbawa, mas madaling mabibigyan yung mga mahihirap kasi mababa lang yung nisab niya. Nakuha ninyo? Pero, yung mga kondisyon, dapat nandun pa rin yung kondisyon na umabot siya sa nisab at hawak-hawak mo siya na hindi nabawasan sa loob ng isang taon. Halimbawa, sumasahod ka ng 3,000, di ba? Yung 3,000 na yon, expenses mo, nasa mga 1,500. So, may natira ka na? 1,500. Tingnan natin. 1,500. Sa loob ng isang taon, times 12, ilan yon? 18,000? Yan yan na daw. 18,000. So, meron kang 18,000 sa loob ng isang taon na naitago mo. So, paano natin makuha yung sa kanyang 18,000 real mo? So, 18,000 times 0.025. Sige. 4,500. Ha? Ha? 450 real. So, ito na yung zaka. Na, sa isang taon na yan, na kung mabigyan mo yung miskin, magdami pa yung pera mo, meron ka pang reward sa Allah. Tapos na, pasaya mo pa yung mahirap na yun. Ano lang, sa loob ng isang taon. Kung ito yung pagbabasihan natin. Okay? Kung ito yung price ngayon ng silver. Ito yung karamihan ng ating mga pantas. Kasi, mas madali nating mabibigyan yung mga mahirap. Kasi kung ito yung pagbabasihan natin, mabigat ito. Tingnan ninyo, i-times nyo yung 85 sa 116. Ilan? Ha? Sige daw. $13,600 na real. 'Di ba? Sino ba yung makahawak ngayon nito ng meron kada buwan? 'Di ba? Siguro kung nandito ka mga isang taon ka na meron kang hawak-hawak, next year siguro magbibigay ka ng zaka kung hindi nabawasan. Ano? Ang rason ng kadamihan ng mga ulama na nagsabi na gold ang basihan ng pera, kasi sabi nila, kung ito yung pagbabasihan natin, hindi man matatawag na mayaman yung may ganitong pera, di ba? Samantalang ito, matatawag siya na mayaman. Pero ang dalil naman ito, sabi nila, ito yung pagbabasihan natin, bakit? Para mas madaling makuha, oh, pabor sa mga mahihirap. Mabigyan ka agad sila ng zaka. Nakuha nyo? Yung rate ba ng real ng silver at saka gold nagbabago? Nagbabago yan. Kaya kailangan sundin mo yun? Hmm. Kung ano yung rate nun sa panahon na magbibigay ka ng zaka, yun yung pagbabasihan mo. Yung pagbabasihan. Hmm. Nakuha mo? Ibig sabihin, fix na yung 1,000. Na, hindi, fix yan. Ito yung fix. Bago pa yan. Oh, yan yung fix, yung dalawa. Kung ano yung katumbas niyan na per gram ng silver, yun yung imumultiply mo. Halimbawa, umabot ng 3 real yung silver, magbabago ito. Ibig sabihin, ito yung nisab lamang na kailangan hawak mo siya
na hindi bababa dito sa loob ng isang taon. Halimbawa, hindi umabot yung dalawang ito, pag kumbayin mo, pati yung pera mo, kung umabot ba siya ng ganito karami? Kuha niya? Yung pera, compare mo muna sa silver. Hmm. Hindi mo na kailangan kumpyutin. Kung alam mo yung nisab nito, halimbawa, ngayon, sa panahon natin, ito man yung nisab, di ba? Sa real? Ha? Kung ito yung basihan natin, yan yung magiging nisab niya. Kunin nyo? Kung gusto nyo sa peso, i-multiply nyo lang kung magkano yung katumbas ng real sa peso. Di ba? Hmm. Sige, ano natin ano para mas maintindihan natin magkano yung nisab nito sa peso? Yung magkano yung real ngayon? So, i-times natin ito sa peso na 13.42. Magkano siya sa peso? 7984.9. Ha? 7984.9. Parang kulang. 525? Hindi ito. 1273? Mm. Kasi na-translate natin sa real. 1273.3 times 13.42. 17,087.686. Ano? 17,087.86. Kung meron kang ganyan sa bangko mo na hindi siya nabawasan sa loob ng isang taon, kukunan mo siya ng 2.5% na ibibigay mo dun sa mga mahirap. Pero Ustad, magbabago pa yan pag sa bangko. Yung 17,000 na yan. Bakit? Magbabago pa yan depende sa currency na... Hindi na yung magbabago. Nagbabago ang currency ng piso. Ah, nagbabago kung tataas yung real. Oo, magbabago yan. Okay, example lang yan sa panahon natin ngayon, okay? Yan, ngayon, type. Halimbawa ako, nung kumita ako ng ano, nagkatrabaho ako, nagsimula, July. So, tinatandaan ko yun na hindi na babawasan na umabot ng nisab dito. So, kailan ako magbibigay ng zakah? Pagdating ng sunod na? July. Mm. Halimbawa, meron kang 20,000. Kagaya na sinabi ko, may 1.5 ka. Di ba? Minultiply natin ng 12 sa loob ng isang taon, umabot siya ng 18,000. Kaya nung nilabas natin yung zaka, magkano yung zaka niya? 450. Okay? Maintindihan? Ito, wag na natin ito total to. Dito na tayo para mas ano, safe tayo. At saka, mas mabigyan natin yung karapatan ng mga mahirap sa atin. Type. So, nasagot natin ito. So, dito tayo magbatay sa silver. Ha? Kasi, mas pabor sa mahirap. Okay. Naintindihan natin ito. So, next, ang zaka ng paninda o yung business natin. Okay? Ang zaka ng paninda ay tulad ng zaka ng ating pera or gold at saka silver. Okay? Kung
Nagkasundo na tayo dito na silver yung pagbabasehan natin ng ating nisab. So, halimbawa, nag-business tayo, nag-open tayo ng tindahan natin, ang worth is ilan? 100 capital. Bawa, nagbukas tayo, 100,000, okay? So, meron tayong, umabot ba ng nisab to? Umabot, kasi yung nisab natin is 17,000, okay? So, after 1 year, kumita. Nagdoble, 200,000. So, anong mangyayari? Lalabas yung zaka. I-multiply natin 200,000 sa 0.025. Ang natija is, ang resulta is 5,000. Nakasama pa rin puhunan. Oo. Sabagay. Pera mo man yun. Ninegosyo mo lang siya ba? Oo. Oh. Ganon. Oh, konti lang. 5 sa isang taon na 'yon. Kung ano yung matitira sa loob ng isang taon kasi kukunan mo yung pagkain diyan araw-araw, 'di ba? Susweldo mo sa mga tao mo. Ganon din, kung ano yung natira doon sa loob ng isang taon kasama yung kapital. Kuan niya? Kasama yung kapital kapag business. Okay? Kung rent, na dito rent, dito tayo sa rent. Renta, halimbawa, bahay, car, sakyan na. Ang renta, iba yung zaka niya dito sa paninda. Kunin nyo? Kapag renta, yung pagbabasihan lang natin ang zaka natin, yung kinita. Di kasama yung kapital. Okay? Hindi nyo? Kung yung kinita ng yung renta, limbawa, nagparenta ka ng bahay, sasakyan, meron kang renta car na negosyo, hindi kasama sa pagkwenta yung kapital, kundi doon lang sa kinita ng yung rent. Okay? Pero kung ang bahay mo, sasakyan mo, wala kang intention para business. Okay? Walang zaka. Kanyo? Yung gagamitin mo lang sa pansarili mo, walang zaka yon. Okay? Pero, kung paninda, kasama ang kapital. Pag renta, ang kinita lamang ang ilalabas natin yung zaka. Kailan? After 1 year. Ganon din sa bayansin. Hmm. Ang bayansin, dito papasok yan. Hmm. Sa business. Kasi iba man yung renta, di ba? Iba yung renta. Ah, sa puhunan siya. Oh, dito siya papasok kasama sa kapital. Kung ano ba, may lupa ka na hindi naman nagagalaw. Hmm. Wala, walang zaka. Wala. Oh, wala. Walang zaka yan. Oh. May zaka lamang kung ang intention mo benta or renta. Kuhan natin. So, lahat ito, ito yung sa kanya, ha? 2.5%. So, hindi masakit sa bulsa kasi isang taon lang. Isang taon. Tapos, ilalabas pa doon yung mga expenses mo na halimbawa kumain ka kung ano lang yung matitira ganoon lang yung pag-compute niya halimbawa marami kang mga ari-arian so ang gagawin mo ngayon mag ano ka ng date na kung saan dito ka nag-start ikwenta mo lahat ng kinita mo sa loob ng isang paisahan na lang yung paglabas mo ng zaka.
Kaya mo? Inshallah. Oo. Sahin mo na para ano? Oo. Pero pag limbawa, magkaiba yung paglabas mo nun kasi matagal mo nang mag ano ka, mag-base ka dito sa isang taon ng iyong business. Okay? May tanong kayo? Halimbawa, mayroon kayong bahay. May bahay na dito, may bahay na doon. May bahay na yan, depende sa intention mo talaga. Balik sa intention. Kasi ikaw nakakaalam kung bakit nagkaroon ka na o buy and sell. Ganun. Panyo? Pero kaya ano ba yung balik ng tax? Tax sa government. Tapos pag pinarintahan mo, magbabayan ka ng tax, magbabayan ka ng business permit, huwag sasakata. Oh, kung ang kinita umabot sa nisab after 1 year. Klaro? Pagdating ng 1 year, walang zaka. So, walang tanong? Malinaw ito? Ako magtanong para maging malinaw masyado. Okay, magtanong ako. Ilang gramo yung nisab ng silver? Ha? Lakasan? 95 grams. Ang gold? 85 grams. Ano ang condition? Para maging obligado. May ibang condition? Mabot sa nisab? Isang taon? Ano pa? Mostly. Ha? Pagmamayari niya. Pagmamayari niya. Okay. Huwag kalimutan kasi paulit-ulit yan. Type? General pala yan. Ulit-ulit lang yun. Nawawala lang yung isang taon kailan sa pananim. Ha? Kung kailan aanihin, di ba? Kailan aanihin na. Okay, ang saka ng pera, saan tayo nakabatay? Bakit? Para pabor sa mahirap. Pabor sa mahirap. Madali natin mabigyan yung mga mahihirap. Ang bahay na pag-aari mo na hindi naman para sa business, yung ikaw, titira ka, sasakyan mo, magarang sasakyan, alahas ng asawa mo na nakalagay sa kanyang katawan, ilang percent yung saka nun? Ha? Wala. Very good. Ganun lang yung mga question. Walang, ano, walang percent kasi wala naman talaga siyang zaka. Paano pag meron kang rent a car? Paano mo kukunan ng zaka? Rent a car, hindi kasama yung puhunan. Hindi kasama yung puhunan? Tapos? Doon ka magbase sa? Kinita. Sa loob ng isang taon. Paano pag may malaking kang tindahan? Paano ka magzasaka nun? Sama yung puhunan, tsaka yung kinita. Ilang persento yung bibigay mo? 0.25. Okay. 2.5%. 2.5%. Ilan yung zaka ng 100,000? 2,000? 100. Ang 40,000? 40,000? 10,000. Ha! Lugi! Ang 40,000 is? 1,000. Yan tandaan ninyo, sa bawat 40,000 mayroong 1,000. Ganun lang mag-solve. 40,000, 1,000. 400,000, magkano yung zaka? 10,000. Diba? So, hindi masyadong malaki. Kasi sa loob na siya ng isang taon. Labas na doon yung kinain mo, ginagastos mo sa pamilya mo. Okay? So, inshallah, papagramihin ng Allah yung ating biyaya. Ha? Ngayon pa lang, excited tayo magbigay ng
Saka kasi alam natin kung ano yung kabutihan. Inshallah, next topic natin is Zakatul Fitr at saka yung paano ipalabas yung zaka natin. Ha? Yung Ganap ka ng ano, yung mga alam mo talaga nangangailangan. Inshallah, malalaman natin dito sa next week si Zakatul Fitr at saka yung sino yung ano pagpapalabas ng zakah. Ano yung mga sinasabi pag magbigay tayo ng zakah at saka sasabihin ng taong kumuha ng zakah. At ang last na topic natin sa zakah, sino yung mga dapat bigyan ng zakah at hindi dapat bigyan ng zakah at ang sadaka na hindi naman obligado. Ano yung reward ng sadaka, yung kawanggawa na hindi umabot sa nisab yung kanyang pera. Ibig sabihin, nabibigay lang siya ng sadaka. Mahilig siya mabigay ng sadaka, anong reward ng mga taong yun. Inshallah, pahabain pa ng Allah ating buhay at paramihin pa ng ating kaalaman at buhayin niya tayo sa paggawa ng kabutihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.